So what's up mga ka-chub? So nandito tayo ngayon, syempre sa bahay lang tayo kasi gusto yung kumalumabas, hindi naman tayo makakalabas. So ang gagawin lang natin kasi ang ginagawa lang namin dito ngayon is parang kumain, natulog, NBA, repeat, burger. So gagawin natin ngayon, shoe collection tayo. Maraming nagtatanong kung ano yung mga sapatos na ginagamit ko. So ito lang yung mga ginagamit ko ng sapatos na hindi ko naman lahat nagagamit. So pakita ko lang sa inyo yung ibang mga some of the collection na meron ako sa hindi ko alam kung collection na tag dito kasi konti pa lang naman yung collection ko ng sapatos. Pero ito yung mga ginagamit ko na ito talaga yung pang everyday na use ko sa mga vlogs natin pag alis-alis, pagpunta ako ng front row, pag alis ako ng ibang bansa o kahit saan ako pupunta. Dahil sa request nyo to, pakikilala to. So bigyan ko kayo ng kahit konting history ko ano yung mga kung saan ko siya nabili, kung kaya ko bang maalala. Kung saan ko siya nabili, sin nagbigay kasi meron ako mga shoes dito na binigay lang ng mga friends ko. So, kung saan ko siya binili, hindi ko alam kung magkano. Sige, ano ko yung price list, kung kaya ko pang alalahanin kung magkano ko siya nabili. Basta ito na yun. In 3, 2, 1, yeah! So, ito na nga yun. Ito yung iba sa mga shoe collection ko. Kasi iba, I think nasa kabilang bahay. Pero hindi ko na rin naman magagamit. Kung mapapansin nyo, wala akong Jordan dito. Kasi before nangangalik ako ng Jordan from 1 hanggang 13 yata yung nakolect ko. Ang problema is, since hindi ko siya ginagamit, kaya natutunan ko na pag nagsapatos ka, it's not to display, it's to wear it. Kumbaga, suot mo na lang kaysa masira ng walang kalaban-laban. So, ito yung ibang mga collection ko. Wala pa akong nalilinis kasi hindi talaga, natatakot ako maglinis ng sapatos. Kasi nga, baka masira din sila. Hayaan lang nating madumi. So, sa collection na to, maraming nagtatanong ano yung pinakamahal, ano yung favorite ko. Well, wala naman akong mga exaggerated na sobrang mahal na sapatos. Meron lang ako yung mga, kasi ako yung tipo ng tao na gusto ko yung sapatos, hindi dahil kung magkano siya, gusto ko siya kasi masarap sa paa. Pumilig ako sa masarap sa paa. Not necessarily na dapat mahal or dapat hype siya. Nagkataon lang na most of my collection, medyo basta masarap sa paa. So, unang-unang sapatos ko dito ay nanabili ito. Ito yung unang Yeezy ko. Ito yung Oreo. Hindi ko alam. Yan yung Yeezy ko. Yan yung una. Sobrang luma na niyan. Sobrang worn yan. Sobrang gamit na gamit yan. Kasi itim. Mahilig ako sa itim. Alam niyo naman yan. So, nabili ko to sa Dubai. Nabili ko to sa Dubai. I think ang bili ko dito that time kasi nung binili ko ibang Yeezy dito hindi pa siya kapareho ngayon na mura na. Pakita ko sa inyo mamaya isa yung pinakamahal kong Yeezy nung nabili ko siya. Ngayon mura na rin lang so parang tanga-tanga ko. So ito nabili ko to siguro mga 25,000. Pero sobrang ang pinakamasarap sa Yeezy kasi is parang wala siyang maintenance. Ito yung ginamit ko sa Australia ng basketball. Ang tanga ko. So kasi hindi naman ako marunong basketball so nagganito ako. Pangalawa ko is itong I think yung pangalawa ko naging Yeezy is ito yung dalawa kasi yung lumabas ito, isa yung all white, yung cocaine. Hindi ko alam kung ito yung cocaine o basta ito yung triple white. Hindi, ito yung triple white, I think this is the cocaine. Ito yung unang labas niya. So ito yung version 1. Ngayon kasi hindi na ako nagaan ng mga sapatos. Okay na ako dito, Brad. Medyo ano na rin, ayoko na rin magsapatos muna. Ito yung cocaine. I think, correct me if I'm wrong, comment down below kung alam nyo tong shoes na to. Basta ito yung triple white ko na sobrang bihira ako nagagamit dahil nga dumihin, hindi ako magaling magaan ng white. Ito mura lang to, nabili ko na mga 18,000. That time, 18,000. Ngayon nasa 12 na lang yata to. 12,000 na lang yata to. And then, ito na nabili ko to, medyo mahal pa. Ito yung version 1 ng Zebra. Nung nabili ko to, parang 40,000 pa yata. 40,000 pa to, ngayon yata nasa 20 na lang, 20, 15, mga gan na lang. Pero ito, favorite ko to. Version 1. Mahilig ako sa mga version 1 ng V2 version 1. Wala akong version 1. Wala akong, ano ba tawag dun? Basta wala akong yung mga Pirate Black. Wala pa ako nun. So ito yung ano ko, yung Zebra ko. Ayan. Ito, masarap sa paa to. Kung mapapansin nyo, sobrang gamit din. Ayan. Sobrang gamit. And then, ano ba? Ito yung isa pinakamahal ko
na Yeezy nung nabili ko siya. Actually, size 10 ako, pero 9.5 to. Kasi sobrang mahirap makakuha. Kumuha na rin ako. Ito yung Beluga 1. Kasi may Beluga to. Ginift ko kay Kenneth Nang. Follow nyo yung sa subscribe kayo sa channel niya. Sa Kenneth Nang, mga ka-travelers, mga ganun. Sobrang astig nung mga travels niya kasi flight attendant siya, tapos pumupunta siya ng iba't ibang bansa. Tapos wala, nag-e-enjoy lang din ako sa kanya kasi makulit din siya. So ito yung version 1 ng Beluga. 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 So I got this siguro mga 50 plus thousand to nabili ko. Ngayon nasa 20 na lang siguro siya. Ito ang hanggang ngayon. Ito yung ito 60,000 to nakuha ko sa Dubai din. Ito yung frozen yellow. Ang tanga ko kasi nung 'di ba puro katangahan nangyayari sa akin kasi nung na-hype yung Yeezy, sobrang sarap sa paa. Ang ginawa ko, bumili ko ng mga bagong edition. Ngayon hindi na ako bumibili kasi niloloko na tayo ng Yeezy dahil every month yata, every week lang yata naglalabas sila. So okay na ako dito. So ito yung frozen yellow, hindi ko alam kung half frozen, basta frozen yellow, nabili ko to ng mga 60,000. That time ngayon nasa 20 na lang to, 18, mga ganun. Pero sobrang okay naman kapag ka naka all black ako tapos naka green ako, mukha akong tanga. Pero gusto ko lang yung pormahan na ganun. So ito yung frozen yellow. Ito naman yung bili namin. Ito dito lang sa Pilipinas to. Ito 1, 2, 3, nabili ko lang sa Dubai. Ito, nabili ko to sa Pilipinas, sa may diyan lang, sa may Timog lang, yung shop diyan. So, ito, nabili ko to ng, I think, 17,000-18,000. Pero ngayon, di ko alam kung tumaas siya, pero yun lang ang bili ko dito. Ito yung mura ko na nabili. Then, ito yung isa mga, hindi to bumaba itong sapatos na to. Actually, tumaas yata to. Ito yung breads. Ito yung Yeezy breads. Yan. Yeah. Ito yung Yeezy breads. Favorite ko rin to kasi gift sa akin to ng ni Asi Richmond Lee. Yung isang 100 million man na tropa ko. Basta, sobrang bait ng tao na yun. Bigay niya sa akin to. Ngayon nasa 40 plus thousand pa rin to. So, thank you Asi Richmond. Yan. Then, ito nung pumunta ako ng Australia, bumili ko ng ito. Ito yung Gucci. Hindi ko na alam yung tawag dito, pero hindi ko siya masyadong nagagamit kasi ito yung mga panahon na na-hype siya, tapos bumili ko, tapos masarap siya sa paa, kaya lang iba pa rin yung Yeezy. So, ito yung ano. Ito yung Gucci na itim. Tapos bumili rin ako ng Gucci na puti. Ito yung Gucci. Ah, ito. Ito, nasa 55, mga 55,000. Ito. Tapos ito, 55, mga 55, 57, mga ganun, 1,000 ngayon. Ito mga, ito, gamit na gamit talaga to. Ayan, ito. Tapos, ito, regalo sa akin ng wife ko. Yung Yeezy 500 o 700. Hindi ko alam, basta yun. Minsan sa basket, hindi ko alam kung paano eh. So, ayan, ito yung ano ko. Ayan, ito yung, hindi ko rin alam tawag dito, pero comment nyo lang kung ano tawag dito. Ito yung ano ko, ito yung, ito yung favorite ko na 500 o 700, di ko alam. Kasi ito lang ang 700 ko. Okay, so wala akong choice. Ito, nabili ko sa, ito yung Galaxy na, ano tawag ba dito? 4D. Ang surprisingly, yung 4D, mas mahal ang SRP ng 4D kaysa Yeezy. Kasi ang Yeezy, kapag kalilabas sa Adidas store, lalabas lang to 12,000 pesos. Tapos kapag ka nag-resale niya, doon na tumataas. Ito, I got this for 18,000 pesos yata. Itong 4D, Adidas 4D. Masarap siya sa paa? Yes. Masarap, sobrang sarap din sa paa nito. And then, ito yung bigay sa akin ni Ala Asad. Thank you, brother. Ito yan. Bigay sa akin ni Ala Asad yan. Sa yung kaibigan ko sa Dubai, parang kapatid ko na yan. Ito, eto yung Dolce & Gabbana ko. Sobrang sarap sa paa nito, nagagamit ko lagi ito, sobrang ganda. So I think 35,000 yung ganito sa, I think sa LA ko to nabili kasi dito mahal to. Pag naka Ferrari ako, most of the time
Ito yung shoes ko. Ito yung Ferrari Puma na Ferrari, yung Ferrari Puma na Ferrari. Sorry, Todd. Parang tanga lang, di ba? Ito yung Ferrari. Basta Puma na Ferrari. Na carbon fiber siya yan. Yan siya. Hindi ako, ayan. Basta ito yan. Ito yung pang-basketball ko, Lillard. Pero ang gusto ko talaga sa LeBron. Hindi ko alam kung ba't ako bumili ng Lillard. Kasi naka-sale to. Binili ko to sa may Riverbanks. Ito yung 3,000 plus lang to. Kasi basta sale yung parang basta outlet. Bumili ko to sa outlet. Magbabasketball ako. Hindi ako marunong magbasketball. Bumili ko. 2 times ko pala siya nagamit. Kasi nga, hindi ako nagbabasketball. Okay? Tapos, ito yung isang mga paborito ko ngayon. Yan. Hindi ko na-imagine na magna-Nike ako ulit. This, yung up-tempo Air Max. Yan. Pippen daw to. Hindi ko rin alam. Pero sobra. Nabili ko to sa New York. $200. Mga 10,000 pesos. Ito. Naghahanap pa ako ng mga lahat ng kulay nito. So kung meron kayong kakilala, hook up nyo ako. Sobrang favorite ko to. Yun. Ito. Bigay ni kapatid na Kenneth ng it's a Ferrari. Ferrari din to na Puma. Yan, galing Kuwait. So, ito yung sinusuot ko rin to kapag naka-Ferrari ako. Tapos, ito yung pinakamahal ko na shoes. Ngayon, I think nasa 100,000 na to. Binili ko to sa Australia. Louis Vuitton na shoes. Yan. Actually, ang story nito, hindi ko dapat siya bibilin. Ang problema, sinabi nung nagtitinda na limited. So sabi ko, shoots, limited. So kinuha ko siya. Tapos sinukat ko, hindi siya masarap sa paa. So hindi ko pa rin siya. Nagamit ko siya mga 3 times pa lang, pero mga 1 taon na sa akin may gito. Ito yung mga isa sa mga hindi masarap sa paa. At itong isa. Ito yung pinakamabigat kong sapatos. Ito yung transparent na Balenciaga. Basta Balenciaga, kung ano man ang tawag dito. Yan, nakita nyo, pinang-concert ko siya. Nanood yata kami ng Boyz II Men. Yan. Sobrang bigat nito, ha. 70,000 yata. Pero hindi ko nabili ng 70,000 yan. Nabili ko yun ng 40,000 lang sa, hindi ko na maalala, sa ibang bansa. Ito nabili ko to sa Singapore. So, mura ko lang nabili. Tapos ito, nabili ko ng mga 35,000-40,000 lang, pero retail dito sa Pilipinas, hayop. 70,000. So, yun. Ito yung pinakamahal ko sapatos. Ayun. So, yan yung mga collection ko ng sapatos. Hindi siya ganun karami, hindi rin siya kasing mahal ng mga collector na iba. Kasi hindi naman talaga ako nawangolekta ng sapatos. Bumibili talaga ako para isuot. Hindi para i-display o whatever. Ito yung mga talagang ginagamit ko na sapatos. Hindi ko alam kung magdadagdag ako, pero as of the moment, hindi muna ako magdadagdag. Okay na ako rito. Pero, ito naghahanap ako. Ito lang siguro. Kasi ito mura lang to. Mura lang. I think meron ito nabibili dito sa Pilipinas. Napamahal pa nga ako nito eh. Kasi nabili ito mga $200, mga 10,000. Pero I think may nakukuha nito ng mga 6,000, 8,000 pesos dito sa Pilipinas. Pero sobrang paborito ko nito. Ako yung tipo ng tao, wala akong pakialam sa mahal o sa kung magkano yung sapatos. Importante sa akin, masarap sa paa. So ito, hanap niyo ako nito. Sige na. Okay. Tapos pakita ko sa inyo yung pamimigay. Ito yung pamimigay natin. Yeezy na boots. Ito yung binili namin sa New York. Hindi ko alam kung bakit ko siya binili. Kasi maliit ako. So nung sinukat ko siya, okay naman. Pero nung tumingin ako sa salamin, parang pagkatapos ng tuhod, yung boots na. Kasi nga, 5'6 lang ako. So maliit lang ako. So ito yung pamimigay natin. Yan. Di pa ito na, never been worn, never, yan. So since mag 80,000 na tayo, eto yung may makakakuha. The Yeezy Boots. Yan. Nakuha ko itong 200, nandito naman yung resibo, 200 plus dollars. Pero ngayon, di ko alam kung magkano ito dito sa Pilipinas. Pero wala pa ako nakita nito. Dito sa Pilipinas, sa akin na wala pa ako nakita kasi dito ko nang masyadong lumalabas. Kung meron na dito sa Pilipinas, I'm sure meron na rito kasi lahat naman meron na lagi dito sa Pilipinas. So guys, 80,000 subscribers, you get the boots. Okay? So with that guys, sana nag-enjoy kayo dun sa wala kakwenta-kwenta kong sinabi sa inyo. Ayan. So ito yung pamimigay natin. This is my shoe collection.
Kachabs, always remember, may coronavirus man, walang problema. Bakit? Filipino yung malaban. Ang Pilipino, tapang. Abangan natin kung anong mangyayari sa coronavirus. Mawawala yan. Pero Pilipino, nandito pa rin. Mga tao sa buong mundo. With that, ito yung simpleng shoe collection ko. Hindi man siya yung inaasahan yung mahal or whatever. At isapakita ko sa inyo yung mga ginagamit ko talaga. Okay? With that, I'll see you guys. Don't forget to like, subscribe, turn on the notification. Like, subscribe, turn on the notification bell, share. And with that, basta chubby, yummy, shall be out. Oh,